magkakaroon si Kai ng pre-draft workout simula sa May 23 kasama ang 12 NBA teams at isa itong pagkakataon para maipakita ni Kai ang kanyang kakayahan sa paglalaro ng basketball. Isa itong on-site exposure para kay Kai na kung saan diretsyong makikita ng 12 NBA teams ang skills ni Kai sa paglalaro ng basketball. Mas may pressure nga lang ito ng konti dahil oobserbahan si Kai ng mga NBA teams ng harapan. Isa itong magandang pagkakataon para kay Kai na ibuhos ang kanyang 100% sa mga drills at mga 5-on-5 games laban sa mga ibang players at NBA players na posible niyang makalaban sa pre-draft workout na kanyang dadaluhan. Nakalagay naman sa article na ito na hindi gaanong pinapaboran si Kai sa mga NBA mock drafts pero pwedeng ma-improve ni Kai ang kanyang positioning o rankings sa totoong NBA draft rankings dahil sa pre-draft workout kasama ang 12 NBA teams. Wala pang nilalabas na update kung sino ang 12 NBA teams na interesado dito kay Kai at isa ito sa gusto nating malaman at inaabangan dahil posible na isa sa mga NBA teams na ito ang pwedeng kumuha kay Kai sa NBA o magbigay sa kanya ng two-way contract. Kapag nagkaroon si Kai ng two-way contract ay pwede nila itong gamitin sa NBA at NBA G League at maganda rin ito dahil magkakaroon si Kai ng magandang playing time sa NBA G League at magkagamit nila ito ng husto. Kapag sa NBA naman ay pwede si Kai sa mga short burst impact o makakatulong si Kai sa limitadong oras kapag nasa 100% ang kanyang stamina. Hindi natin nakikita na magiging madali para kay Kai ang NBA at talagang mahihirapan siya sa una kapag nakapasok ito gaya na rin ang karamihan sa mga NBA prospects na nakapasok na sa NBA. Hindi nagiging madali ang adjustment at kompetisyon pero kapag nakapag-adjust naman sila at nasanay sa level ng kompetisyon ay lumalabas rin ang magandang laro ng mga ito. Gaya na rin sa NBL at isang magandang halimbawa si Kai na kung saan habang nasasanay siya sa level ng kompetisyon ng ligang ito ay gumaganda ang kanyang laro at nagkaroon ng magandang stats. Nakita natin kay Kai na habang papatapos ang NBL 22 regular season ay mas lalong nagkaroon ito ng magandang impact sa laro at pwedeng ganito rin ang mangyari sa kanya kapag nakapasok siya sa NBA. Magiging magandang update na naman ang NBA pre-draft workout ni Kai at ang isa pang inaabangan natin ay kung sino-sinong mga NBA players ang makakasama niya sa mga pre-draft workout na ito. Kaya naman para sa mga hindi pa nakakasubscribe sa channel natin ay mag-subscribe na kayo nang sa ganon ay pare-pareho tayong ma-update sa pre-draft workout ni Kai simula sa May 23.